ka ba nandito? Tanong ko. Sinasamahan ka mag-swimming. Hindi ko kailangan ng kasama, no? Asik ko sa kanya sabay irap. Mas masarap pag-swimming kapag may kasama. Nakangising sabi niya. Ang sarap burahin ang ngisi sa mukha niya. Pwes, mas gusto ko mag-swimming mag-isa. Tumawa siya at lumapit pa sa akin. Naitukot-guloy ang kamay sa malapad niyang dibdib para hindi kami magdikit. Pero makasalanang mata ko naman ay pasimpleng hinagod siya ng tingin. Kahit nasa ilalim ng tubig, panaag ko ang namumutok niya mga abs. Bakit ba ang sungit-sungit mo sa akin? Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Mabuti na lang at nagsalita siya agad dahil baka kung saan pa dumako ang mata ko. Ikaw kayang una nagsungit sa akin. Bira ko sa kanya sabay irap. Aba, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagsigaw niya sa akin, no? I'm sorry, medyo mainit lang ulo ko nun. Ayaw ko kasing pinapakalaman ng gamit ko. Gusto ko kasi kung anong ayos nun, ganun lang para madali ko makita ang hinahanap ko. Ani niya sa mababang boses. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Mukha naman siyang sincere. Dapat ko bang tanggapin ang sorry niya? Sige na nga, okay na. Masungit kong sabi. Okay na? Tinatanggap ko na ang sorry mo, bingi. Sabay irap ko sa kanya. Mahinang tumawa siya. Pero dito sa gagawin ko, hindi ako magsasorry. Anong... Naputo lang sasabihin ko ng paglingon ko sa kanya, sinilubong ako ng labi niya. Nanlaki ang mata ko kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko. Nakulong ang pagsinghap ko sa lumamibig nang hapitin niya ako sa bewang, padikit sa katawan niya. Ano mang tulang ang gawin ko sa kanya, walang silbi, dahil mas lalo pa niya akong hinahapit. Parang bakal, sa tigas ng mga braso niyang nakapulupot sa akin. Napading ako ng bahagya ng kagatin ng labi ko, nang naiawang. Ko ito'y mabilis nang pinasok ang dila at mapangahas na gumalugad sa loob ng bibig ko. Wala na akong gawa kundi hayaan na lang siya. Unti-unti na rin ako natatangay ng halik niya at kusa na rin tumutugol ang labi ko. Hindi naman ako baguhan pagdating sa halikan ngunit masasabi kong eksperto si Leandro. Nakakadarang ang halik niya, nakakawala sa wisyo. Pilikit kong matatakip pagsabay ng halik sa kanya. Ipinilupot ko na rin ang mga braso ko sa batok niya. Pero muli rin ako napadilat nang maramdaman ang matigas sa bagay na tumutusok sa puson ko. Humiwalay ako ng halik sa kanya at nanlaki ang mata. Parang bigla ako nagising sa isang panaginip. Nakaawang pa ang labi ni Andrew habang napupungay ang mga mata na nakatingin sa akin. Halata sa mukha niyang pagkabitin sa haliga namin. Malito, Leandro. Usal ko at pilit siyang tinutulak. Bumuntong hininga siya. Walang mali dito, Cassie. Malito dahil para na tayo magkapatid. Get ko. Pero hindi tayo magkapatid. At ngayon mo pa talaga naisip yun kung kaya naghalika na tayo? Mas lalo pa niya akong hinapit. Wala siyang balak na pakawalan ako. Napalunok ako dahil damang-dama ko ang atikas niyang kumikis-kis sa puson ko. Leandro. Anas ko sa pangalan niya. Parang bigla ako ng hina. Naging blanco ang isip ko. Nang ibabaw ang init na nadaram ako. Walang mali sa ginawa natin, baby. Hindi tayo magkapatid at hindi magiging magkapatid kahit kailan. Anas niya at muling siniil ang mapasok na halik ang labi ko. Shit! Bahala na, Cassie. Leandro. Ungol ko sa pangalan niya habang tila gutom na pinapapak ng halik at tilang leg ko. Kagat labing narakukol leg habang hawak-hawak ang likod ng ulo niya. Napadaing pa ako ng bahagyan niyang kagatin ng balat ko. Walang naitulong ang lamig ng tubig sa nagiinit kong katawan. Napasingap ako nang dumapong kami niya sa ibabaw ng bikini top ko at pinisilang dalawang bundok ko. Habang siya ay nakasubsob pa rin sa pagitan ng leeg at paligid ko. Napatingin ako sa paligid namin. Baka may makakita sa amin. Pero ayoko naman siyang patigilin. Ayaw ng isip at ng katawan ko. Leandro, baka may makakita sa atin. Anas ko sa kanya na patuloy sa ginagawa. Anas niya at nag-ingat ng mukha, sabay sambulat na bewang ko at hita ko. Automatic kong pinulupot ko naman ang mga hita ko sa balakang niya at yumakap sa batok niya. Umawin kang simple na magkahina ang mga labi. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Bahala na talaga. Naramdaman ko na lang na inipo niya ako sa malamig na pasimano. Lababo pala at ang likod na kanasasandalan ko ay ang malamig at malapad na salamin. Dito niya ako dinala sa shower area. Napasingap ako nang haklitin niya ang bikini top ko. Nahampas ko pa siya sa braso dahil sa gulat. Tumawa naman siya pero ang matay nakapagkit sa nakabayangyang kong harap. Bigla naman ako nakaramdam ng hiya dahil wala pang sino man ang nakakakita nito. Nag-init ang pisngeng pinag-cross ko ang mga braso. Gumising naman siya at binaklas ang mga braso ko. Ngayon ka pa nahiya, ay nakita ko na. Untag niya. Namumula ang pisngeng inirapan ko siya. Ngunit ang reaksyon ng mukha niya nakakadala, nakakainit.
Baka sa kanya maghamag na nasa habang tumitingin sa aking katawan. Nakayuwing tumayo ko mula sa pagkakaupo sa vanity mirror. Halos pa ikang lumapit sa pinto nang may kumatok para buksan. Napasimangot ako na mabungad sa akin si Leandro. Here! Inibot niya sa akin ang puting maliit na plastic na may tatak na isang kilalang drugstore. Pahablot na kinuha ko ito. Safe ba to? Tiliyan ko ang tatlong balik ng pills. Bakit ang dami naman ito? Oo, safe yan. Sagot niya. Binalik ko sa plastic ang pills at tinarapan siya sabay sara ng pinto. Akpang tatalikod na ako nang muling may kumatok sa pinto. Inis na binuksan ko ito. Ano? Paasik na tanong ko. Wala man lang thank you? Sarkastikong sabi niya. Namewang naman ako. Ang sakit talaga ng pempem ko at sa tuwing nakikita ko siya, parang mas sumasakit pa. At bakit naman ako magte-thank you eh? Pinundaan mo ko? Ikaw dapat na mag-thank you sa akin. Kung magsalita ka, parang di mo nagustuhan ang ginawa natin kanina. Mabuti pa nga ilang beses nakaraos. Samantalang ako binitin mo kaya hindi ako magte-thank you. Pero next time sisiguraduhin kong pupunain ko ng punla ang loob mo. Nakangising mahalay na sabi niya. Nag-init naman ang mukha ko kasabay ng pagtibok ng gitna ko na tila naranabik pa sa sinabi niya. Magtigil ka, Pempem. Huwag mo kong ipagkanulo. Kumikirot ka na naman, lumalandi ka pa. Anong next time? Wala nang next time, no? Singal ko sa kanya. Di mo sure? Hawak pa nga lang, nanginginig ka na. Malapit ka na maging patay na patay sa akin at malapit mo na lang akong habul-habulin. Ngising-ngising sabi niya. Napawang ang labi ko sa kanya. Ang kapal mo. Masarap ka lang pero hindi ka gold. Che, dyan ka na nga. Sigmat ko sa kanya sabay pagsara ng pinto. Ang kapal na mukha. Gigil na sabi ko. At muling umupo sa harap ng vanity mirror. Napangiwi pa ako na muling sumigit ang kirot sa gitna ko. Inubot ko ang bote ng mineral at kumuha na isang tableta ng pills sabay subo. Binuksan ko ang takip ng bote ng tubig at tinungga. Halos pa ika-ika akong bumaba ng hagdan. Minsan napapamura pa ako eh. Tinanghali na ako ng gising dahil napasarap ang tulog ko. Kaya hindi ko na inabutan si Mommy and Daddy Mike sa dining area. Morning, Manang! Walang kalatoy-latoy na bati ko kay Manang Luz nang maabutan ko siyang abala sa paghihiwa ng karne sa kusina. Good morning din, Iha. Mukhang matamlay ka yata, ah. Pula niya. Tipid akong umiti sa kanya at kumuha ng tasa para timpla ng kaping may gatas. Medyo inaantok pa po kasi ako eh. Sabi ko habang naglalagay ng powder na kape, creamer at isang kutsaritang asukal sa tasa. Mas gusto kong ganito ang timpla ng kape ko. Mas sanay ang panlasa ko. Umupo ako sa stool chair sa counter. Mukhang puyat na puyat ka nga. Komento niya. Good morning everyone. Masiglang bati ng bagong pasok sa kusina. Nabitin tuloy sa ere ang paghigop ko ng kape. Abay good morning din iho. Mukhang maganda umaga mo ha. Bati rin ni Manang Luz. Pasimpleng tininan ko naman si Leandro. Nakashort siya. Nakasandong puti lang. May towelette na nakasampay sa balikat niya. Mukhang galing sa gym dahil pawisan. Di ko tuloy maiwasan mamangha habang pinagmamasa ng mga muscles niyang namumutok sa binti at hita. Pati na ng mga muscles niya sa mga braso at balikat. At kahit tatatakpan pa ng manipis sa sandong katawan niya, alam kong namumutok na nito ng mga muscles. Nakita ko na yun kagabi. Pati nga ang bagay sa gitna ng hita niya namumutok din sa laki. Kaya nga iika-ika ako ngayon eh. Baka lumamigyan kape mo. Untag ng hudyo sa akin sa bingisi. Nag-init naman ang pisngi ko sa hiya dahil nahuli niya akong binibistansya kaya binamuyan ko lang siya ng matalim na irap. Tumawa lang siya at lumapit sa coffee maker. Iho, mag-aalmusal ka ba? Talong sa kanya ni Manang Luz. Tinapay lang ho, nana. Sigot ng hudyo. Eh ikaw, Iha, mag-aalmusal ka ba? Baling naman sa akin ni Manang Luz. Umiling ako at gumiti sa kanya. Tinapay lang din po ako. O sige, sagot ni Manang Luz sa tinungang pantry. Kinuha niyang isang balat ng tasty bread na may tatak ng kilalang brand. Nilapag niya ito sa counter kasamang dalawang klase ng palaman. Naglapag din siya ng platito, dalawang kutsarita at bread knife. Umupo naman sa dulo ng counter si Leandro, bit-bit ang umuusok niyang kape. Binuksan ko ang plastic ng tasty bread at kumuha ako ng dalawang piraso. Dinampot ko naman ang garapon ng peanut butter at binuksan. Pero kahit anong pihit ko sa takip ay ayaw talagang mabuksan. Need help? Tanong ni Leandro. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Humihigop siya ng kape habang may mapaglarong kislap ang mga mata. Inirapan ko siya. Kaya ko to. Naghibit balikat naman siya at nilapag ang tasa ng kape. Kumuha din siya ng tinapay at walang kahirap-hirap na binuksan ang garapon ng strawberry jam.
Dinampot niya ang kutsarita sa malok, sabay pahit sa tinapay. Tumingin pa siya sa akin sabay subo sa tinapay, habang ako'y nakikipagtunggali pa rin sa takip ng garapon. Leche naman, ang hirap buksan. Tapos para naaasar pa ang demonyong to. Inis na inilipad ko sa harapan niya ang garapon ng peanut butter. Buksan mo nga, maangas na utos ko sa kanya. Gumising naman siya at walang hirap na binuksan ang garapon. Napasimango tuloy ako lalo. Bakit nung akong hirap-hirap buksan? Inusod niya sa akin ang bukas ng garapon ng peanut butter. Salamat. Matabang kong sabi saka nag-umpisa na ako magpahid ng peanut butter sa tinapay. Paborito ko kasi ang peanut butter. Wala na akong ibang palaman na gusto kundi peanut butter lang. Pinapapa ko nga ito eh. Sarap na sarap ako sa pag-uya ng tinapay na halos maligo na sa peanut butter. Dinilaan ko pa ang gilid ng labi kung may peanut butter. Napansin ko namang nakatingin sa akin si Leandro, tila pinapanood akong kumain. Nakaisip tuloy ako ng kapilyahan. Kumagat uli ako ng tinapay at sinadya ko ng may maiwang peanut butter sa gilid ng labi ko. Pinahid ko ito ng dalili at sensual na dinilaan habang nakatingin sa kanya. Silip-sip ko ang duro ng dalili ko at kitang-kita ko ang pag-iiba ng kislap ng mga mata niya kasabay ng paglunok niya. Kala mo ha? Ay ma'am Cassie, bakit po ang dami yung pula-pula sa bandang leeg ninyo? Puna ni Wanda nakakapasok lang ng kusina, may bit-bit ng mga malinis na basahan. Otomatikong hinawakan kong leeg ko, kasabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Ah, wala to, kagat lang ng lamok. Sabi ko, sabay sulyap sa lalaki may kagagawa ng pula-pula sa leeg ko. Pero ang gago, tinasan lang ako ng kilay habang humihigop ng kape. Mahina ako napapalatak. Nilugay ko na nga ang buho ko para hindi makita, mapapansin din pala. Grabe naman kumagat yung lumok na yan, parang bampira. Komento pa ni Wanda. Pati si Manang Luz na kayosyoso na rin sa mga pula-pula ko sa leeg. Aboy oo nga, lamok ba talagang kumagat yan? Parang iba. Parang mas lalong nag-init ang mukha ko sa sinabi ni Manang. Panigurado pulang-pula ng mukha ko. Ibang klaseng lamok po kasi yung nasa swimming pool kagabi, Manang. Sinapo ko na nga pero makulit, kagat po ng kagat. Sabi ko na lamang. Napakulot noon si Manang. Ganun ba? Sige't mamaya mag-i-spray ako doon. Tsaka mag-iingat po kayo ma'am. Naku, uso po ang dengue ngayon. Baka mamaya hindi lang dengue ang dala ng lamok, baka may iba pang sakit. Lalo na kung san-san sila tumutusok. Ani Wanda. Tumikim naman sa Leandro. Leandro, iligpit mo na yung mga basahan na hawak mo, hindi yung daldal ka ng daldal. Ay opo sir. Tumali man naman si Wanda at naligpit sa kabilang counter ang mga marinis sa basahan. Sinaman ko lang tingin si Leandro, nakangisi lang sa akin. Kasalanan niya to eh, yawa. Nang maubos ni Leandro ang kape niya, inauna na siyang lumabas ng kusina. Maliligo daw siya, baka alam po. Nang matapos ako ay sumunod na rin akong lumabas. Bala ko manatili na lang muna sa kwarto ngayong araw at matulog. Tatawagan ko na lang si mommy na hindi ako makakapasok ng shop ngayon. Pero bago ko pa may saradong pinto, may malaking kamay nang pumigil dito at binuksan ito. Anong... Naputo lang sasabihin ko kasabay ng pagsinghap ng kabigyan ni Leandro ang bato ko at marin akong hinaligan sa labi. Kinagat pa niya ng marahan ang labi ko dahilan para mapaawang at ipasok niya ang dila sa loob ng bibig ko. Napakapit ako sa suot niyang sando para akong kakapusin sa lalim yung malik, pero agad din siyang bumitaw. Dinilaan niya ang labi niya habang mapupungay ang matang nakatingin sa akin. Habang ako naman habol ang hininga. Sira ulo ka? Bakit mo ko hinalikan? Baka yung makakita sa atin. Asik ko sa kanya. Pati dibdib ko tila ba may nagkahabol ang daga dahil sa lakas ng kalabog nito. Gumisi lang siya at muli akong hinalikan. Nakulong ang protesa sa loob ng bibig ko. Hinapit niya ako sa bewang at napatras ako na kumakpang siya papasok. Narinig ko na lang ang pagsarado ng pinto. Isang linggo ang matuloy na lumipas. Hindi na sundan ang nangyari sa amin ni Leandro sa shower area, pero munti ka nang pasukin niya ako sa kwarto ko. Umanga lang ako dahil masakit pa talaga ang gitna ko, kaya't nagkasya na lang ako sa paghalik at paghima sa katawan ko. At mabuti na lang din hindi naman nakakahalata ang mga kasama namin sa bahay sa nagaganap sa aming dalawa. Yun nga lang, pagkatapos ng dalawang araw parang hangin na lang akong dumaan sa harap niya. At ang walang hiya, feeling mo siya na virginan. At feeling din niya hahabol-habulin ko siya ha, manigas siya. Hindi siya gold. Anak, baka pagod ka na. Ako naman dyan. Untag ni mommy sa akin. Kasalukuhin ko kasing binabalot sa papel ang isang bungkos ng mga rose. Bayad na to ng customer at dadaanan na lang mamaya. Sunod-sunod kasi bumibili ng bulaklak eh. Kasi naman, Valentine's Day na kinabukasan. Sana all binibigyan ng bulaklak. Kaya ko na to, mommy. Ikaw ang dapat magpahinga.
kanina ka pa palakad-lakad. Sabi ko sa kanya. Kontodo kasi asikasa siya sa mga dumarating ng customer. Tumutulong din siya sa pag-asikasa ng mga order na juices. Maliit na bagay, mas napapagod nga ako kapag nakaupo eh. Hindi kasi siya sanay na walang ginagawa. Kaya ang ending, nagtulungan na lang kami sa pag-arrange sa mga bulaklak habang nagkukwentuhan. One bouquet of red roses, please. Nag-angat ako ng mukha na marinig ang pamilyar na boses. Tumambad sa akin na nakakabisit na gwapong mukha ni Leandro. Nakasuot siya ng black button-down polo na itinupi ang manggas hanggang siko. Mukhang galing itong opisina niya. Nanonood pa sa ilong kong mamahaling pabango niya. Ikaw pala, Leandro. Nakangiting sambit ni Mommy. Hi, tita. Bati niya kay Mommy pero ako, hindi niya binati at di rin tiningnan. Pasimpleng umirap na lamang ako. Pakialam ko ba? Si Mommy na lang nag-asikasa sa binibili niyang bulaklak. Nagkukwentuhan pa sila na akala mo close na close. Ibinalik ko na lang atensyon ko sa pagsalansa ng mga bulaklak sa bucket. Love, hindi ka pa tapos? Ana isang malamis na boses ng babae. Muli ako nagkangat ng tingin. Isang maganda, sabistikada, at mukhang modelo ng babae na kakapit na ngayon sa braso ni Leandro. Ibang babae naman to kaysa sa huling babaeng kasama niya dito. Malapit na to, love. Nakangising sabi ng hudyong sa Leandro. Apakababaero pala ng walang hiya. Hindi ko alam pero parang nagingit-ngit ang kalooban ko. Kaya pala no pansin pa niya ako dahil may iba na naman pala siyang nilalandi. Si mama naman, ngiting-ngiti habang pinagmamasa yung dalawa. Inabot niya ang bouquet ng red roses kay Leandro. Nainabot din ito sa kasamang babae. You're so sweet talaga, love. Mangiyak-iyak pang sabi ng babae sa bihalik sa labi ni Leandro. Tinugon naman ito. Parang may kung anong nagre-rebelde sa loob ko at gustong agawin ang bouquet ng rosas sa kamay ng babae at ihampas sa mukha ng malanding si Leandro. Talagang sarap ko pa sila naghalikan. Kapal na mukha. Nang hudyong to, ma-food poison ka sanang yawa ka. Pagkabayad sa bulaklak, nagpaalam pa si Leandro kay Mommy na aalis na. Si Mommy naman tila kinikilig pa sa dalawa. Bago lumabas ng shop, lumingon pa sa akin ang demonyo at ginisiyan ako sabay akbay sa babaeng kasama niya. Napatas naman ang kilay ko sabay pakyo sa kanya. Feeling niya ba apektado ko? Hindi kaya. Magkagalis sana ito, visit. Kahit kaya ang siste, hanggang sa magsara na kami ng shop, nakabusangot pa rin ako. Sinundo kami ni Daddy Mike. Tinanong pa nga ako ni Mommy kung may nararamdaman daw ba ako. Sinabi ko na lang masakit ang ngipin ko. Hi miss, meron ba kayong white flower? Mula sa pagsamsam ng mga resibo sa counter, nagangat ako ng tingin. Sumalubong sa akin ang nakangiting gwapong mukha ng matangkad at matipunong lalaki. Gagya pa ako na ilang dahil titig na titig siya sa mukha ko. Ano pong hanap nyo? Nahuutal ng tanong ko. Mahina siyang tumawa tumikim. Ang sabi ko, meron ba kayong white flowers? Ulit niya sa bariton ng boses. Ah! Sagot ko at lumingan sa mga buckets ng mga bulaklak. Nakita ko naman ang hinahanap siya na nasa dulong hilera. Meron po. Tumango siya at bumili na isang dosen ng stem ng white roses. Pina-arrange din niya sa akin at pinasalata ng munting mensahe sa card. Pinalagay din niya ang pangalan niya. Sandro Ezekiel Garcia. Gwapo ng pangalan. Parang siya. Siguro para sa jowa niya to. Swerte naman ng jowa niya. Bukod sa gwapo at yummy, mukhang mabait pa siya at halatang yayamanin. 2,500 pesos po. Nakangiting sabi ko pagkabalat sa kanya ng bulaklak. Naglabas naman siya ng 3,000 bills sa wallet at inabot sa akin. Keep the change, miss. Kinuha ko naman ang pera. Thank you po, sir. Balik po kayo. Magilo kong sabi. Sure. Ani at ganitian pa ako bago tumalikod. Kagad labing sinundan ko naman siya ng tingin palabas ng shop. Pati ang ilang mga customer sa babaeng papasok sa shop, napapalingon sa kanya. Lumapit siya sa isang magarang kotse at pumasok. Naalala ko tuloy si Leandro na may magara ding kotse. Parang makahulma lang sila ng lalaki na yun. Yun nga lang, demonyong malandi si Leandro. Ay, bakit ba naiisip ang malanding lalaking yun? Nakakasira lang siya ng araw. Ilang araw ko na kasi itong hindi nakikita at hindi umuwi sa bahay. Hindi naman sa namimiss ko siya. Napapansin ko lang. At saka pakialam ko ba kung uuwi siya o hindi? Malamang nagpapakasasa siya sa kusina-sino babae. O bakit nakabusangot ka na naman? Untag sa akin ni Messi nung lapitan niya ako. May hawak siyang steno pad. Wala. May naalala lang ko nakakairita. Matabang na sabi ko. Ano naman yan? Ay mali. Sino na naman yan? Nanunoksong tanong niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Malakas din ang pang-amoy nitong babaeng to eh. Palibhasa, kilalang kilala niya ako.
Magkaklase ba naman kami mula elementary hanggang college? Wala, sa bahay lang, tipid kong sabi. Stepbrother mo? Tanong niya ulit. Alam niya kasing hindi okay yung unang pagkaharap namin ni Leandro. Kinuwento ko yun sa kanya, pero hanggang dun lang. Hindi ko na kinuwento sa kanya yung nangyari sa amin. Hindi pa ako handa. Parang gano'n na nga, sagot ko na lang. Baka naman nagpapapansin lang sa'yo ang yummy stepbrother mo, komento niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Paano man naman nasabi? Eh kasi tuwing tumapunta yan dito para bumili ng faluda mixed juice, lagi nakatingin sa'yo eh. Umismid ako. Naku, nang-aasar lang yun. Parang hindi naman. Iba pakiramdam ko eh. Hindi ko na lang din pinansin ang sinabi niya. Nawawala lang lalo sa mood pero pag-uusapan ng lalaking yun. Sa sumunod na araw, nabaling ang isip attention ko sa ibang bagay, particular sa lalaking madalas akong dalawin sa shop. Hi! Nagangat ako ng tingin mula sa pagsunat. Bumungad sa akin ng gwapong mukha ni Sandro. Bagong ahit sa tanonood sa ilong ko, ang mamahali niyang pabango. Tinignan ko ang relo. Alas 9 pa lang na umaga at halos kabubukas lang namin. Ang aga mo ah! Nakangiting po na ako sa kanya. Nakakaistorbo ba ako? Nakangising tanong niya. Hindi naman, kakabukas nga lang namin eh. Bibili ka ba ng bulaklak? Ang bulaklak palang bilhin niya noong nakaraan para sa tiyahin niyang nasa ospital. Umiling siya. Nope, lassi juice, please, and mixed fruits and grinded nuts ang bibilhin ko. Ay, mali po kayo ng counter na pinuntahan, sir. Doon po. Pabinong sabi ko sabay turo sa kabilang counter kung saan may tatlong customer ang order ng foods. I know, para kasing may magnet eh. Hinihila ako palapit sa'yo. Aniya sa bariton ng boses sa bangisi. Nginisiyan ko din siya. Hindi mo man lang kayang i-resist ang beauty ko? Tumawa naman siya. Indeed. Anyway, tuloy tayo mamaya ha. Huwag mong kalimutan. I'll fetch you here at 6 p.m. sharp. Kumindat pa siya bago iniwan at pumunta sa counter. Kagat labing napatingin naman ako habang sinusundan siya ng tingin. Nag-aya kasi siyang kumain kami sa labas. Nagpaalam naman ako kay Mommy and Daddy Mike. Pinayagan naman nila ako. Kailala naman na ni Mommy si Sandro dahil madalas itong pumupunta ng shop at bumili ng food sa restaurant namin. O kaya bulaklak. Bago ito lumabas ng shop, itpit ang in-order ko noon, kinawayan pa niya ako. Uy, may lumalove life! Tukso sa akin ni Beshi. Kunwaring inirapan ko siya. Loka, kaibigan ko lang yung tao. Sus, siya nagsisimula ang lahat. Anyway, ayos lang naman yan. Magdadalawang taon ka ng single. Para tuluyan ka ng tigilan ni Marvin kapag may dinidate ka na. Kung ako sa'yo, kapag nandigaw ang fa-falicious na yun, sagutin mo na agad. So, question pa niya. Eh, hindi naman siya naniligaw sa akin. Kaya nga, sabi ko kapag nanligaw, at sure naman ako manliligaw yun sa'yo, postahan pa tayo. Taas kinin ang sabi niya na tila naghahamon. Actually, yun din ang pakiramdam ko. Harata kasi sa kilos at titig ni Sandro. Well, attracted din naman ako sa kanya. Sino ba namang hindi, iubo din siya ng gwapo, matangkad, matipuno. Actually, hindi sila nagkakalay na halit siya ni Leandro. Napairap ako sa hangin na maisip na naman ang malanding lalaking iyon. Dapat ko na siyang tuluyang burain sa isip ko. Kalimutan na namagitan sa amin. Back to Sandro. Wala namang masama kung magugustuhan ko siya. Kung sagutin ko siya, sakali manigaw siya. Single naman ako at walang nagagalit. At dito na po nagtatapos ang ka-apat na kabanata ng kwentong Fall in Love with My Stepsister. Sana'y patuloy niyong sabay-bayan ang susunod pang mga uploads. Maraming salamat!